Dumarami na mga pasahero naghihintay na makasakay sa tapat ng sarado pa ring LRT-2 Santolan Station. Live mula sa Marcos Highway, may unang balita si Bam Alegre. Bam, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Susan, good morning. Narito nga tayo sa LRT Santolan Station, isa sa tatlong kinukumpuning istasyon ng LRT-2 na nagkaroon nga ng problema matapos yung issue doon sa rectifier. Makikita ninyo sa ating likuran, meron dito ng pila ng mga pasahero na merong assistance na mula sa ating mga authorities, including MMDA at yung IAC o yung interagency traffic body natin. Meron ditong libreng sakay mula sa bus ng MMDA. At bukod doon, alternatively, meron ding mga private bus na hindi bababa sa 15 piso yung pamasahe para makarating lang sa mga strategic areas like Cubao, yung ating mga pasahero na dati nag-umaasa dito sa LRT Santolan Station 2. Sa estimates ng mga authorities, hindi bababa sa 200,000 yung gumagamit ng LRT at any given day. So napakaraming pasahero talaga yung apektado nitong pagsasara na ito na hindi bababa ng 9 months bago makumpuni. Ayon yan sa pamunuan ng LRT. Sa traffic situation naman, dahil pagsisimula ng rush hour, meron na ring build-up ng mga sasakyan. Umaandar naman, hindi naman ito standstill. Pero gayunman, marami na rin sasakyan, lalo na yung paluwas papunta ng Katipunan Avenue. At yung kabilang lane naman na papunta ng Antipolo, lesser ang flow, pero nonetheless, marami pa rin sasakyan. So, umalis na yung bus ng libreng sakay na MMDA, nananatili yung mahabang pila rito sa ating likuran. So, remains to be seen kung maagang umalis yung ilang mga pasahero natin o malilate sila sa kanilang mga klase at pasok sa kanilang mga trabaho. Yan ang latest mula rito sa Marcos Highway. Balik sa'yo, Susan. Maraming salamat, Bam Alegre.